lahat ng pagmamahalan may forever. Sa isang relationship, trust is important. Pero sing important ng trust ay acceptance. Hindi lahat ng relasyon may happy ever after. Nakilala ko ang isang babae na sumubok ng tiwala at paniniwala ko sa isang normal na relasyon. Na-meet ko itong dream guy sa school na akala ko willing ako pakinggan at pakisamahan. Pero may mga tanong na naghihintay pa ng sagot. Akala ko friend lang girlfriend ko sa muggers. Pero mas napapansin ko na mas enjoy niya pa silang kasama. Eh kung mas gusto mo, bakit pa tayo magsasama? Naging honest ako sa feelings ko para magtulungan tayo, pero iniwan mo ko. Na-attract lang ako sa girls pero never akong nakipagrelasyon sa kanila. Eh yung reason mo para iwan ako, sapat ba? O may iba ka pang inaasikaso? 2022 na, pero where there's love, there's hope. Kaya naman ang mga nagkawalay, muli naming pagtatagpuin. Ano ang naghihintay sa mag-ex na sina Jamel at Audrey? Is there a second chance in love? Hindi? Oo! Pwede? Ewan! You just don't question. Like in your eyes, I see my future in an instant. There it goes, I think I found my best friend. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe I know I love you before. Thank you so much, Jacob Plaza, sa pagsama sa amin dito sa Hope. I love you, Maraming salamat sa ating ultimate kontrabahador na lagi tayong kinakantahan dito sa Hope. Ngayon, i-welcome na natin, Wacky, ang makakasama natin. Yes, welcome dito sa Hope. Magkamustahan kayong dalawa dahil mahigit isang taon na pala kayong hindi nag-uusap. Hi, kamusta? Kamusta na raw, Jamil? Okay lang. Ikaw, kamusta ka? Okay lang din. Ang balita namin, kayo daw ay naging together o naging magkasintahan dahil sa isang school event. Pwede bang kwentuhan nyo kami? Paano ba nangyari yun? Nag-start po siya sa school event. Yung school event nun is spoken poetry po. And then, pinakilala po siya sa akin nung friend ko, which is friend niya din. And kinabukasan po, nag-message na siya sa akin. And tuloy-tuloy na po yun. Ano yung nami-miss nyo na kayong dalawang magkasama? Para sa akin, syempre yung kulitan kasama siya. Yung parang puro kalokohan yung mga ginagawa. Pero masaya pa rin. Ayun. Pero ito na, Alex. Ha? Nagsimula daw kayong magkalabuan dahil naging honest ka sa issue sa buhay mo, Audrey. Ano yun? Ikwento mo sa amin. Naging honest po ako sa kanya nung time na madami na po kasi akong friends na babae na nakakasama and bigla po ako nagkaroon ng crush siya, kapwa ko po babae. And then siguro po dahil sa peer pressure ng mga friends ko na sinabi ko nagka-crush na ako sa babae, sinabi nila na bisexual na ako. And yun po, inamin ko po sa kanya nung mismong anniversary po namin. Feeling mo ba talaga na isa kang bisexual? Peer pressure po nung time na yun. With ng mga friends ko. So, hindi ka pa talaga sure? Yes po, hindi So, bakit sure. Hindi mo hinayaang magpaliwanag naman si Audrey? Sapat ba yun na rason para hiwalayan mo siya, Jamel? Lalo na, anniversary niyo yun?
supposed to be dapat ang anniversary magiging masaya. Yes. Pero yung dahil sa pag-amig niya na yun, at that time kasi hindi pa ako open sa mga ganung bagay. Siguro nung nagpakilala siya, parang wrong timing nung that time kasi sabi ko, gusto ko yung araw na to, i-enjoy namin. Gusto ko yung araw na to, magiging masaya lang kami. Pero, ewan ko, pero naunahan ako nung lungkot ko at nung galit ko. Ayun. Ako, alam ko, marami pa kayong gusto mabuksan at masimulan na mga topic at mga hindi na pag-usapan ninyong issues, no? So, alam ko, meron kayong mga sinulat sa bawat isa. Pwede nyo nang basahin ang mga letters na yan at uunahin natin pakinggan si Audrey. Dear Jamel, kamusta ka na? Naalala mo ba yung mga panahong nagsimula tayo sa asaran, kulitan, at kiligan? Hindi ko inaasahan na lahat ng relationship ay perfect dahil lahat ng magjowa ay nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Pero hindi ko rin inaasahan na magkakakrush ako sa kapwa ko babae. Pero hindi ako nag-cheat or nagloko sa relasyon natin dahil loyal ako sa'yo. Pinagtapat ko sa'yo yun para alam mo yung pinagdadaanan ko at maging honest sa buong relationship natin. Pero hindi ko inaasahang makikipag-iwalay ka ng dahil doon at sa mismong anniversary pa natin. Napakaganda naman ng anniversary gift mo sa akin. Hiwalayan. Sabi nga nila, nagbibigay ka ng regalo sa mga taong deserve nito. Gusto ko lang malaman kung paano ko deserve yung pakikipaghiwalay mo. Di ba mas deserve ko ang understanding at love? Pero hindi yun ang binigay mo. Ilang beses akong naghabol sa'yo, pero ganun din ang daming beses na blinak mo ko. Grabe, mukha kong tanga talaga nung time na yun. At mas feel ko palalo ang tanga-tanga ko nung nalaman kong may kamansari ka na bago pa man tayo naghiwalay. Ang tindi mo, ibig sabihin ginawa mo lang yun dahilan para sa pag-amin kong bisexual ako. Hindi mo alam gaano ko sinisi ang sarili ko kung bakit ako naging ganito kaya tayo nag-break. Yun pala kasi meron ka ng iba. Pamansari-mansari pa, bakit ganun? Bakit mo nagawang mapunta sa akin ang kasalanan? Sana umamin ka na lang na ayaw mo na hindi mo na ako mahal kesa pagmukain mo kung may kasalanan, eh hindi ko naman deserve na maiwan. Ngayon pa lang, 3 years na rin kayo ng bago mo. Honey, happy anniversary na lang sa inyo. Uy! Hi, Audrey. It's been a long time. Tagal na din pala. Matapos lahat ng mga pangyayari, parang nasa isang nobela pala tayo, no? Kasi nagpa-flashback lahat sa isipan ko. Kung gaano kakaganda, kung paano mo ako tiningnan, naalala ko ang mga mata mong may pagmamahal, yung mga ngiti mong umaabot hanggang tenga, yung pagkakataon na grabe nagpapatibok sa puso ko. Yung pagkakataon nauna mo akong sinabihang mahal kita. Naalala ko yung pagkakataon nung anniversary natin. Sabi mo may sasabihin ka. Hindi ko in-expect na aamin ka about sa sexuality mo. Maraming pagkakataon na naghihinala ako. Alam mo naman din kung gaano ako mag-overthink at magselos. Yung araw na dapat masaya tayo, yun pa yung araw na dumurog sa puso ko. Noon, hindi kita matanggap dahil alam mo naman pinagdadaanan ko, pero oo. Oo, mahal kita. Mahal kita. At kaya kong nang sabihin na minahal lang kita. Alam mo, hindi ako nakatulog ng ilang araw simula nung nag-break tayo kasi hindi ako makapaniwala na ikaw pa. Bakit ikaw pa? Pero gagamitin ko na rin ang pagkakataong ito para humingi ng sorry sa'yo. Kasi matapos ang ilang taon ng paghiwalay natin, unti-unti namang nabuksan ang isip ko sa mga gaya mo. Kaya napag-isip ko,
ang nagawa ko sa'yo. Sana ay nabigyan ko pa ng oras na magpaliwanag kasi baka magkasama pa rin tayo. Sorry kasi hindi lang ako handa. Hindi lang ako handa noon. Sorry kung nasaktan kita noon. Sorry sa mga nasabi ko. Sorry sa mga pagkakataon na hindi kita inintindi. Hindi mo deserve yung naramdaman mo. Hindi mo deserve yung nagawa ko. At ito ang panahon para malaman mo na mas handa na ako. Handa na akong intindihin ka sa sitwasyon mo ngayon. Jamin, ang totoo ba yung sinabi niya na nagka-girlfriend ka pala? Hindi po. That time, that girl is my best friend. But may mansary. Tapos naging girlfriend mo. Oh, tumawa ka pa. Ano yung mansary na yun? Eh, yung mansary po na yun, after ano pa yun, after 2 weeks ng breakup po namin. Pero ang bilis mo naman. Ang bilis naman ng mansary mo, 2 weeks pa lang, mansary na. Ang bilis po, mo. Ano lang po, yung po yung time na ano, na nagka-developan po kami 2 weeks. Wait lang, ang bilis mo. Lang po ating information niya about mansary. Ang bilis mo naman na ka-move on. Jamil, ang bilis mo na ka-move on. Siguro ano, na unahan lang ako ng pakiramdam ko yung galit sa kanya na napagkamuhi that time. Baka parang ano lang siya, parang panggante or out of spite, di ba? Paano mo nalaman naman na nag-mansary sila? Naki-celebrate ka ba? Ano, paano mo nalaman? Nagregalo ka ba? Nakita ko po sa post niya, pero blinak niya po kasi ako, so yung mga tropa niya po yung nagpakita sa akin. So may pagbablock, may malicious intent. Charing. Si Jamil. Okay. Ngayon naman sisimulan natin ang 7 questions of hope. Maaari nyo lamang sagutin ang katanungan nyo para sa isa't isa ng hindi, oo, pwede, ewan. No explanations needed. Ito ang 7 questions of hope. Mauna ka magtanong, Jamil. Masaya ka bang nakita mo ako ulit? Ewan. Ngayong nakita mo ko, nanghihinayang ka ba na nawala ko sa'yo? Hindi. Na-confirm mo ba sarili mo ang tunay mong sexuality noong naghiwalay tayo? Oo. Ngayong nakita mo ko na numbalik ba kahit konti ang feelings mo for me? Hindi. Nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Hindi. Kung maibabalik ang nakaraan, makikipag-break ka ba sa akin dahil sa inamin kong bisexual ako? Hindi. Ngayon ba na-attract ka pa rin sa babae? Hindi. Nandidiri ka ba sa mga bisexual na tulad ko? Hindi. Nagka-relationship ka ba sa ibang lalaki nung nag-break tayo? Hindi. Aminin mo, ginawa mo lang ba na dahilan ang pagka-bisexual ko dahil matagal mo na akong gustong hiwalayan? Hindi. Ngayon ba, ina-relationship ka na? Hindi. Aminin mo sa harap ng lahat, pinagsabay mo ba kami talaga nung babaeng nag-happy mansary sa'yo? Hindi. Pumayag ka bang harapin ako ngayon dahil umasa ka pang magiging tayo ulit? Hindi. Kayo pa rin ba ng babaeng iyon? Hindi. Puro hindi ang narinig ko kay Jamil. Parang meron pa ako. Parang meron pa ako na feel ng mga galit sa pero kanila sa isa't isa. Siya kahit mga hindi ang sagot niya. Dahil ngayon, Waki, ang pinaka-importanting katanungan para kay Jamil at Audrey. Ito na ang magde-determine kung ang kanila bang relasyon ay itutuloy pa nila. Jamil and Audrey, gusto niyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon? Ay nako, Alex. Sa mga nanonood sa kanila mga tahanan, ay nako, i-hashtag nyo na hope. Pag ang babae ba nagkaroon ng crush sa kapwa babae, ay bisexual na. Gusto ko malaman yan. Ako, i-hashtag nyo na yan. Hope. Alex? Muli ay tatanungin namin si Jamil at Audrey, gusto nyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon?
ano to, Alex? Wala tayong kakausapin. Pareho sila may galit sa isa't isa. Bakit naman tayo winockout nila? Hindi naman tayo kasama sa relasyon nila. Pareho silang ano. Ganito na lang. Hingi natin ng opinion. Jacob, ano bang opinion mo doon, Jacob? Siguro ano, kailangan lang nila na understanding talaga. Yun yung pinaka ano talaga. Tsaka, importante sa relasyon yung honest talaga. Ayun. Siguro acceptance lang yun. Pero syempre, magpapasalamat pa rin tayo kay Jamel and Audrey sa pagbabahagi ng kwento ninyo sa amin. Dahil dito naman sa Hope, minsan, it's all about closure. Closure may not be necessary, but it's also important to close a book. So baka ito na yung pagsara nila ng chapter ng kanilang relasyon. Alam mo, para siguro mas maganda siguro kung pwede bang tawagin natin sila uli dito, mag-shake hands man lang sila para maging alam bang yung maging magbait. Hindi, kasi yung pilitin. Ang hirap kasi kung halimbawa magkasalubong sila. Bakit ka ba nakikialam? Iyon lang naman yung para sa akin. Ano ba itong face-to-face ba itong show ano na ito? Ano ba problema mo, diba? Alex? Yun naman ang magbabalik gusto ko. Alex, hindi ba usapan natin dalawa to? Mas gusto ko maging magbatin sila. Ito face-to-face. Hindi, kausapan natin.